Alright, what's up mga boss? Kamusta po tayong lahat? I hope you're having a great day. So it's April 2024, palibagong Gold Pass na naman ang lalabas ngayon dito. At ayun nga po, ang Gold Pass skin po ay si Grand Warden, the Egypt Grand Warden po ito. And of course, kung plano mo pong bumili ng Gold Pass at ng mga skins, ay don't forget to use a creator code. Yung creator code ko po ay Laser. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. And in line with that, syempre lalabas din ang Egypt King, ang Egypt Archer Queen, at ang Egypt Royal Champion na puro mga legendary skins po yan. At syempre ang napakagandang scenery na lalabas ang Egypt scenery. Probably this is the second best scenery para sa akin up to date. Ang first ko pa rin is yung space scenery talaga. Bakit ito ang aking second best na scenery? Well, gagawin ko na lang yan sa ibang video. At dahil April nga, meron tayong panibagong challenge dito. So ito po yung Golden Sand and Three Starry Nights. Actually, napakahirap talaga ng challenge na to. Even other creators ay talaga nahirapan dito kasi naiiba-iba yung behavior ng mga troops sa bawat lapag natin. Well, ganun talaga. Plus, para bang kulang na kulang yung spells dito. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit talaga, no? Maraming mga kailangan dapat tandaan dito. So, ito po yung challenge, no? Yung nga po, gaya na sabi ko, very limited lang talaga yung spells na magagamit dito. Kaya I recommend na pag-practice nyo muna yung paglapag ng queen. So, ilalapag nyo si queen dito banda. Kailangan makuha ni queen yung air defense na to at yung air defense na to. Kapag hindi nyo siya nakuha, ulitin niya na kaagad, okay? Plus, isa pa dapat makuha niyo rin itong Archer Tower na to. Plus, dapat ma-activate niyo yung dalawang Invisibility Towers. So, ilalapag niyo po si Queen dito, dyan sa white. So, pagitnaan niyo na lang. Pero, yung nga, pag-practice niyo pa rin. So, ngayon po si Queen. Gamitin po agad ang ability. Yan po. So, kailangan makuha niyo yung dalawang Air Defense plus ma-activate ninyo yung dalawang Invisibility Tower. If you all know me, hirap talaga akong magsalita habang uma-attack. Kaya ipapakita ko na lang po sa inyo by commentary nila. So, nirecord ko po yung ginawa kong attack kanina and observe natin kung ano yung ginawa ko. Tandaan, kailangan tama ang lapag ng queen ninyo. Okay? So, ito po yung challenge, no? Upon recording this, hindi pala naka-on yung sound. So, pagpasensyonan nyo na walang in-game sounds ito. So, bear with me na lang kasi mahirap na siya talagang ulitin. No? So, talagang masasabi ko talagang kapag nagawa nyo, talagang may pagka-chambay. Unless talagang napakalupitin yung umatak pero talagang napakahirap niya. So, ilalagay natin yung Super Dragon doon sa may storage sa sesame taas sa may bandang right side. Hintayin natin lumapit yung queen doon sa may storage para mapapatay siya kaagad nung Super Dragon. Okay, hintayin lang natin yan. Pag lumapit natin yung Super Dragon tsaka yung Headhunter. Hintayin natin mapasabog nung Super Dragon yan. Yan yung storage tsaka yung Archer Tower. Then, yung lapag ng queen. Importante. Alam niya na yun. Pag-practicean nyo muna. Kapag si Queen, kailangan makuha lahat, Ice Golem. Lagyan na natin. Yan. Tapos yung dalawang Super Dragon, tsaka si Grand Warden na naka-ground mode. Kapag namatay yung Ice Golem, iputok na agad natin yung pong ability ni Grand Warden. Ito ang isang important dito. Kapag yung Inferno Tower ay tinarget si Queen, gamitan nyo po ito ng Invisibility Spell. Importante kasi makasurvive muna si Queen. Yes, naki-queen yung ano, yung Phoenix, pero importante pa rin mamaya na niya magamit yung Phoenix talaga. Okay? Kahit Invisibility Spell, yan. Tapos dapat makuha ni Queen itong Inferno Tower na yan. Then, handa na natin ang ating Skeleton Spell. Ilagay doon sa may Monolith. Ilagay natin lahat ng Balloons, ang mga Super Dragons, at ang Inferno Dragon. I-rage kagad natin sila dito. Yan. Tapos ilagay na si RC, tsaka yung isa pang Headhunter para tatargetin ni Headhunter yung Defending King doon. Ito yung isang big deal dito. Minsan, si RC pumupunta kaagad sa may Town Hall site. Pero dito, luckily, bumaba si RC. Yun yung sinasabi namin, nag-iiba-iba yung behavior ng mga troops or at ang heroes dito. Okay. Sa part na to, goods yung nagagawa ni RC kasi sa baba siya pumunta. Kapag sa taas siya pumunta, minsan kaya pa rin naman pero pagka talagang minamahalas, ulitin nyo na yung challenge. Ito na. So, ito. I-reserve nyo na yung natitirang invisibility spell na yan. Just in case na tirahin ka agad yung Spirit Fox. Kasi importante makasurvive yung Spirit Fox dito eh. No? So, ginamit ko na po yung ability. Sadly, namatay po yung aking Spirit Fox. So, ginamit ko po ang ability ni RC para bumilis ang kanyang panira.
Pero alam ko mamamatidi siya dito. Yes, mamamatidi siya dito dahil doon sa poison tower. Dahil doon sa poison bomb ng town hall. At ayan na nga po, makukuha na po ito ng Super Dragon. And that's how you 3-star this. Napakahirap. It took us a lot of tries bago magawa ito. And I hope na sundin niyo yung guide ko para mas mapadali sa inyo ang dapat gawin. Maraming salamat mga boss. I will be streaming on Twitch and on YouTube from now on. Make sure na naka-follow kayo at i-turn on nyo po yung notification bell para kapag la-live ako ay mano-notify kayo. Especially sa Twitch, automatic meron notification yan talaga. Kaya maraming salamat mga boss. Lahat po ng links ay nasa description down below. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. Like and share this video. Maraming salamat mga boss. This is your boss today signing out. Good day and God bless you all. Alright!